Good morning, everyone. Nagising ako alas 4 ng madaling araw. Hindi na ako makakatulog. Tutulog pa sana ako ulit, hindi na ako makakatulog. Pinipilit ko matulog. Kaya ang ginawa ko, bumangon na lang ako. Tapos, nagpakulo ako ng 2 takure. Yung isa, para sa pangkape, yung isa naman panghugas ko ng mga plato na merong mga sebo. Tanggal agad pagka may hot water. No? Tapos ngayon maya-maya pa ako magkakape. Mag-pineapple juice muna tayo para healthy. Ang gagawin ko, ako'y magbababad ng paa sa mainit na tubig. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ito may bad news na naman. Yung dito sa lugar namin na lockdown na naman yung apat na ano ba yan? Purok ba yun? Yung lugar sa Dampulan, Langla, San Roque, may isa pa nakalimutan ko. Basta apat yan. Kasi, may dinalang patay doon sa San Roque, nakatira, may namatay na 47 years old. Ngayon, dinala, sinundo ng, ano tawag rito? Sa Malabon siya sinundo ng ambulance ng dito. Sinundo doon, ambulance ng mayor dito, kinuha sa Malabon. Kinamatay, pneumonia, nakalagay doon sa ano. Tapos, galing sa San Lazaro Hospital. Pinayagang pumunta rito. Ngayon, dami naglamay. Siyempre, iba-ibang lugar. Pagkatapos, inano pa rito? Ano tawag rito? Hindi. Pinambalsa mo. O nag-ayos, yun yung nag-ayos ng nung patay. Ngayon, dumating yung resulta galing San Lazaro. Nagtataka ako kasi bakit hindi nintay yung resulta. Nakita naman pneumonia. Kasi di ba ang coronavirus, yung COVID-19, form of pneumonia yun Tapos nung tines, hindi pa sinundo na, hindi pa tapos yung resulta, sinundo na nung funeraria na galing dito sa lugar namin. Ayun, tumawag ang San Lazaro, positive COVID-19. Isipin nyo sa dami ng nakipaglamay. Ano, Diyos ko? De ngayon, lockdown. Yung pamilya nun, na galing Malabon, sumama siyempre. De kung saan-saan na naano yun. Yan ang sinasabi ko. Yung bang, sana mo, mga kasaway. Sana mag-isip-isip, di ba? Hindi yung ano mo lang, yung ano ba yun? Yung pang sarili mo lang iniintindi mo. Alam mo naman na sa San Lazaro ka galing, doon inaano lahat yung karamihan sa mga COVID-19. Madami doon, di ba? Pagkatapos, dadalhin mo dito,
na ang dito sa lugar na to eh wala nang COVID na ano. Ito ang pinaka, kumbaga clear na. MGCQ na nga kami. E di ngayon, apat yun. Bago ka pumunta sa bayan, dadaanan mo yung ano, yung ibang, yung sa dampulan, dadaanan mo yun. E lockdown yun. Paano ka makakadaan? Diba? Doon nga kami bumibili ng isda sa dampulan. Para hindi na papasok ba ng bayan. Tapos ganyan. Nako? Mga taong, ewan ko ba? Wala akong, ayoko mag-comment ng ano, ng hindi maganda. Basta ang ano ko lang, sana naman, huwag nang pasaway. Ang dami na naman apektado niyan. Buti na takakalabas-labas na oh. Tapos yan na naman, lockdown. Mag-isip-isip, please lang, mag-isip-isip ang mga tao. Dapat nga yan, ano han eh, alam mo ang gawin dapat? Bigyan na, yung ikulong. Para, kumbaga, matakot ang tao. Na huwag gagawa ng mga ganung ano. Alam mo lang ang, may sigurado ko may isip na yun na COVID-19 yun. Di ba? Kasi pneumonia eh. Di ba nila alam na form of pneumonia ang COVID-19? Parang imposible. At saka may diferensya rin to. Madami eh. Yan San Lazaro Hospital. Bakit hindi mo na itines, di ba? Tapos ini-report na itong taong to ay merong ano, merong COVID-19. Pinayagan mong umalis, kunin ng may, ng ano, ng kunin ng funeraria. Dalhin sa ano, paglamayan, ang daming taong pumunta. Pagkatapos, syempre kakalat na naman 'yan. Yung mga kamag-anak na galing dun sa Malabon, sigurado ko merong ano rin yun. Siyempre, hawa-hawa yan. Ay, kailan kaya magtatanda ang mga tao? Kailan kaya magtitigil? Kasi feeling ko, palagay ko walang ano eh, walang pag, ano, pag, paglilibingan doon. Ang ano siguro nila dito kasi may cemetery rito eh, kahit na dapat yon ikinre, dapat yon ang ano no, ang protocol noon pag i-check kung ano, kung COVID-19, basta pneumonia, check mo kung COVID-19. Pag COVID-19 obligado na ipa-cremate, tapos after 1 month. Tsaka lang pwedeng i-ano kung gusto ilibing dito, di ba? Kung ba meron sila sa sementeryo na lupa. Tsaka lang, hindi, nako. Dapat siya ma-report, ewan ko. Ito namang mayor, bakit naman sinundo pa? Pinasundo pa, alam naman na. Siguro, hindi rin niya alam na COVID-19. Pero kahit na, dapat yung pinacheck muna. O day ngayon, galit ng daming galit. Kasi nga naman, lockdown yung lugar nila. Hindi rin natin malalaman. Baka mamaya may galing din dito sa lugar namin na nakiramay. Lockdown din kami. Kasi tracing yan eh. Iti-trace mo kailangan kung sino yung umattend. Hindi, umattend isang tao. Halimbawa, pag uwi niya, halimbawa ang kasama niya, 5 tao sa bahay. Nahawa siya doon. Pwede siyang mahawa rito. Eh, mahawa yung mga anak niya, di ba? So, cycle na naman. Start na naman ang cycle. Gaya ganyan na nangyari, wala nang katapusan. Hanggang walang ano, hanggang walang bakuna, o walang gamot, na, o ba, tabletas, hala, wala, kumbaga, walang katapusan. Ay, okay. Dapat mo muna papuntahin yung mga taga Maynila, di ba? Mag-isolate mo muna. Kasi ang ganda na eh. Walang tawag rito, walang cases talaga. Tapos yan na naman.
Ay, naku. Buhay yan, oh. Talagang di, walang katapusan ng sa bagay, walang katapusan ng problema ng tao. Diba? Matatapos lang ang problema mo kung patay ka na. Peace of mind. May peace of mind ka na. Tahimik ka na. Diba? Ganun. Oh, maiba naman tayo. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Ah, yung aking gabi. Ay, mamayang tanghali pala. Magmumunggo ako. Lalagyan ko ng arukbate. At saka, ano ba yan? Malunggay. Para maging healthy naman. Kaso ang problema ko, mga bata, hindi kumakain ng gulay. Tsaka mother ko hindi rin kasi ano siya yung hindi lahat ng gulay ha. Yung gulay na mataas sa uric acid katulad niya munggo. Ako? So kaming dalawa lang ni Ricky. Kaya lang si Ricky din yung kasama ko dito. Eh sa halos ako lang pala kumakain ng munggo. Kasi yung pamangking ko sumasakit daw ang katawan niya pag nagmumunggo. Yung isa namang apo ko na babae, ano, bawal ang munggo sa kanya kasi may G6PD siya. Yung nagpuputok yung mga red blood cells niya pag kumain siya ng bawal. Ano pa? Kaya ingat rin kami, hindi namin siya pinapakain ng mga ano, yung mga matataas. Bawa talong, ganyan. Ano pa? Pava beans. Munggo, lahat ng klase ng munggo, lahat ng klase ng nuts, hindi namin siya pinapakain. Kasi mahirap na, baka magka-anemia siya. Yung anemia, di ba, napupunta sa cancer yun, sa leukemia. Naubos ko na. Mamaya naman magkakape ako. Ay, naku, buhay. Dito sa probinsya, masarap mabuhay kung ikaw ay simpleng tao. Pero kung ikaw ay mahilig mag tawag rito, mahilig mag-party-party, o mahilig magpunta sa mga yung mga nightlife, ala dito nun. So, kung simple ka lang, simpleng buhay, katulad ko, gusto ko lang tahimik, ayoko nang may kasamang magulo, diba? Okay yung buhay mo dito. Kahit ka, mura naman ang gulay. Kumbaga, nagtataka nga ako eh, bakit nagtatsaga sa Maynila yung mga galing probinsya eh. Bagay kasi wala naman trabaho sa probinsya, di ba? Ang trabaho nandito sa Maynila. Kaya ano rin, yung di mo rin masisi na magpuntahan sa Maynila. Madaming hugasin. Hindi pa ako mag-uhugas, tinatamad pa ako. Kasi nga pala, nagkainan yung mga apo ko. Abay, gising ko ng alas 3. Nagising ako alas 3, ano? Alas 3, alas 4. Pero nung unang gising ko, alas 3. Paglabas ko, iinom ako ng tubig. Aba, bukas ang pinto. Nagluluto pala. Nagutom yung dalawa. Nagluto ng itlog. Marunong na silang magluto eh. Lalo na yung lalaki, si NC. Ano siya, expert na. Expert na siya sa pagluluto. Tapos, yun, sabi ko, oy, ilock nyo yung pinto, ah. Kasi natulog ulit na ako, eh. Tapos yun nga, nagising akong alas 4. Ala na katapusan, ano? Back to, ano ba yan? Umpisa na naman. Ano yun, hindi naman second wave yun eh. Second wave ba yung gano'n? Yung meron na naman.
Yan yung mga taong, ewan ko. Dami kasing pasaway eh. Kasi di ba sa Malabon, ang daming tao. Eh, inano na. Ay, kasi inano na nila. Ginawa nila ng GCQ. Naglabasa na yung mga tao. Ayan, kaya yan ang nangyari. Ayun, namatay. Kawawa rin naman ano. Kaso, ang may problema niya talaga, yung ospital. Tsaka, hindi ko naman masabing si yung mayor, ah. Eh, mahirap mag-comment. Pa-imbestigahan na lang nila, yun na lang ang solusyon dyan. Kung ano nangyari, bakit na naman may kaso na naman dyan. Ano. Naiirita na ako. Imbis na pakapunta, yung okay ka na, punta ka ng Maynila. Yung kapatid ko, hindi makapunta rito. Na tawag rito. Kasi lockdown, ano na naman, eh, walang bus na papunta. Magre-rent ka ng, ano, magre-rent ka ng van. 5,000 yun. Grabe, mahal. Ay, nako. Ay. Nagdamo na nga pala ako. Kung napanood niyo yung last video ko, di ba, ang daming haba ng damo. Nagdamo muna ako, pero konti, sakit ng aking, ano eh, ito, yung siko ko, ayan yan. Parang gumanon yung nakaangat yung buto. Parang naka-dislocate. Pero parang nasanay na rin ako na naka-dislocate yan. Minsan bumabalik. Minsan, ayan na naman. Ano tawag dito? Pagka pagtayo ko, tinukod kong ganyan, bumabalik sa pwesto niya yung buto. Pag nagtabas na naman ako, sinusok-sok ko kasing ganyan. Ayan ang pangganan ko eh. Ayan. Dislocated na naman. Makikita niyo naka hindi, nakausli yung buto. Ano pa ang kaya pala kaya ako matagal na hindi nakapag-upload. Nagpapagawa kasi kami ng cabinet para maayos naman yung ano, kasi walang mga pwesto na sa dami ng gamit. Sabi ko, magpagawa na ng cabinet at napakahirap ng sobrang kalat. Siyempre, ilang kami rito. Madami kami rito eh. Ayun. Ay, nga pala. Baka mapanood nung nanay ni nung pamangkin ko itong video na to. Sabi ni Jolo, wala na raw siyang siracha. Gagawin ko. Na? Di ba yan? Nakalimutan ko na lang. Ay, nako. Yan ang problema pag matanda na. Ay, teka. Ito pala. Ito ang gusto ni Jolo. Alam niyo ba na siya lang nakaubos nito. Wala pang 2 days. Sabi ko, Jolo, hindi sarsa yan ha. Ano yan? Yung konti lang maglagay ng ketchup. Aba, ginawa sopas. Sopas ba to? Kakong ganyan. Wala pang 2 days. Ayan o. Oh, ang laking bote yan. Almost 1 kilo ng ketchup. 2 days. Sabi ko, sabi sa akin, paminsan-minsan. Tito, paminsan-minsan lang naman daw eh. Sabi nga noon. Sabi ko, masanay ka ako sa UFC ketchup. Mahal kasi to eh. Huh? Ako. Kaya, paging yung sa nanay ni, ano, ni Jolo, kung sakaling nanonood ka, ito po, wala na. Ito po, wala na. Ba't ko ba pinupupo yun? Eh, ano ko yun? Ipag ko. Ito ha, wala na. Ito ang gusto niyang brand daw. Ay, baliktad. Oh. Ayan, ang gusto niyang brand. Ah, baliktad ano? Heinz Ketchup. Yan ang gusto niya. Nga pala, nung isang araw. Sa gabi.
Nagluto ako ng ano, ay, hindi ako. Nagluto si Ricky, pero ako nagsabi kung paano iluluto. Magluto ka ako ng ano, ng Bagyo Pechay. Lagyan mo ng ano ba yun? Corned beef. Ang pinakamasarap na corned beef na dapat yung bilhin na worth it, yung Highland. Yung Highland na brand na ina-advertise ni Piolo. Ewan ko kung siya pa rin ang ano nila. Yung tawag rito, nag-advertise. Pero yun, napakasarap. Kung kahit na isang maliit lang, oh. Isang maliit na ganun lang na, ano, na lata. Ang lasa-lasa, parang ang yung nagbulalo. Tapos, gigisan mo bawang, sibuyas, yun lang. Tapos, ilagay mo yung corned beef, igisa mo. Tapos, magputol ka ng ano, ng tawag dito, Bagyo Pechay. Tapos, i-drain mo. Gasa mo syempre, no? I-drain mo. Tapos, pag-drain na, ilalagay mo yon. Huwag mong lalagyan ng tubig. Lagyan mo ng patis. Napakasarap. Nagustuhan ng mga bata eh. Kumain si MC. Eh kasi yung pagkagulay, ayaw mo eh. Pero ito nagustuhan niya. Huwag kayong bibili ng isang klase. Ang bilhin nyo lang yung Highland. Ay, dalawang klase pala yun, di ba? Yung Argentina at saka yung Pure Foods. Pinakamasarap ang Highland. Sumunod, Pure Foods. Pinakahuli, Argentina. Pero ako, mula nung natikman ko yung Highland, na. Yung maliit na gano'n, 65 yun. 65 pesos. Pero worth it siya. Kasi talagang masarap yung gulay. Siguro pwede rin yun na imbis na ground beef sa spaghetti, mas masarap siguro yung ilagay. Kasi malasa-malasa talaga eh. Hindi ako nag-i-sponsor. Eh, bali, wala mo ako advertisement. Basta ako, yung sasabihin ko sa inyo kung ano yung masarap, try nyo. Kasi mahilig rin akong ano, mag-eksperimento ng mga... Pero worth it yung 65. Kasi sobrang lasa niya talagang beef. Tapos parang ano eh, yung naglalaga kayo, siguro masarap din yung kumain sa bawon. Ano? Yun ang ilagay nyo imbis na karne ng baka. O nga, i-try ko yan. Yung gagawin kong parang bulalo. O parang nilaga. Masarap yun. Guys, i-try nyo yun. Napakasarap. Tapos, alam nyo ba ang baboy dito kung magkano? 250 pesos ang kilo. So, ang ginagawa ko, bibila ko isang kilo, no? Pagkatapos, igigisa ko na siya. Ihiwain ko ng mga maliliit. Yung parang pang minudo. Pagkatapos, igigisa ko sa bawang, sibuyas. Maraming bawang, maraming sibuyas, ha. Tapos, pag gisado na yung ano, bawang sibuyas, ilalagay ko yung baboy. Masayaan ko siyang mag, ano, yung magtubig, maluto, ganyan. Tapos, pag hindi pa ma... Ay, pagkatapos nun, lalagyan ko ng tubig. Pag nagigisa ko na ng... Nasangkutsa ko na pala. Nasangkutsa yung gisa. Tapos, pag medyo matutuyo ang tubig, lalagyan ko na siya, lalagaan ko ng... Yung ganyan, lalagyan ko ng hanggang ganyan na tubig. Tapos pakulo-pakulo, hanggang sa lumambot. Tapos sarado mo yon. Huwag mo lagyan ng patis, huwag mo lagyan ng kahit na ano. Tapos, pag malamig na, hatiin nyo siya kahit sa limang package na tapos ilagay nyo sa freezer. Kasi, para halimbawa magluluto kayo ng gulay o kung kahit na ano, bawa yung nakaready na ba siya? Diba? Masarap na. Very convenient, kumbaga. O halimbawa, gusto nyo magminudo, di kumuha kayo ng dalawa o tatlong plastic. Yung minudo nyo, lagyan nyo lang ng yung mga sahog-sahog.
Kasi malambot na yung ano, yung baboy. Sandali, luto. Diba? Ako ganun, nagpe-prepare ako. Yung prep, parang nagpe-prep ako ng pagkain. Parang madali lang. Diba nga, nagbubuti ako ng karne. Bubuti ako ng baboy. Para pagka gusto magsigang, ano lang, papakuluan ko lang yung mga gulay. Pagkatapos, pag maluluto na, luto na yung gulay, saka ako ilalagay, at saka may paasim na, saka ako ilalagay yung baboy. Yung nasa bote. Kung magbote ako noon, siguro mga 13 bottles sa isang lutuan. Sa pressure canner. Binuguan. Napaka-conveniente kaya. Pero matagal na akong hindi nag-ano kasi mahal ang baboy eh. Grabe, 250. Parang gusto ko yung... Pagka nagmura siguro, eh katulad ngayon, meron akong tomato sauce. Nadami kong tomato sauce sa taas na nakabote. Yun ang ginagamit ko. Kasi nagmura ang ano no, naglimang piso eh. Ang kamatis. At saka nagtanim din ako. Ang daming binunga, kaya ganun. Kaya nagbote ako. Sa bagay, paano naman makakapagbote? Hindi naman uso dito yun. Tsaka mahal. Mahal yung ano, yung kanir, pati yung bote, mahal din. Kundi nga lang ako binigyan ng manugang ko, hindi man ako makakabili nun. 25,000? Yung kanir. Sa Lazada. Pero kumbinyente yun, kasi magluto ka ng ulam, gagan, iinitin mo lang, o may ulam ka na. Yun lang, kailangan madiskarte ka sa, ano, sa buhay. Kakaaway yung mga tao na walang trabaho, no? Dahil sa lockdown. Ay. O sige guys, matawag rito, mag-isip muna ako ng kung anong pag-uusapan natin. Gusto ko sana pag-usapan yung tungkol sa mga health, yung tungkol sa mga sakit-sakit. Ay kaso, bakit nga hindi, ano? Wala namang masama. Sige, mag-uumpisa akong mag-ano sa tungkol sa health. Para makatulong naman doon sa mga tao. Okay? Oh, pag napanood nyo to, at maaraw sa inyo, magpa-araw kayo ng 30 minutes, ha? Mainam ang araw sa katawan. Hindi kayo aanuhan masyado. Hindi kayo... Yung immune system nyo lalakas. Pag mataas ang... Malakas ang immune system, hindi kayo papasukan ng kahit na ano, mga... Hindi kayo mabilis pasukan ng mga... Ano ba yan? Yung mga virus-virus na yan. So, pa-araw. Okay? Okay, guys? Sana may natutunan kayo. At saka sana patuloy nyo akong panoorin. O pakinggan kasi hindi nyo naman akong mapapanood. Okay? Thank you for watching. Baboo!